Hi guys, welcome to our new video intro pasok. Okay, so for today's video ay gagawa tayo ng hugasan. Okay, hugasan. Naka-ready na yung aking hugasan, guys. So ngayon i-share ko sa inyo kung paano maghugas ng plato. Okay, kahit ano na kailangan hugasan. Okay, dito sa ating lababo. Okay, gamit ang ating kamay. Pero ako, gagamit ako ng gloves dahil, minsan, naano yung kamay ko. Sumasakit yung kamay ko pag matagal na akong nagbabasa ng tubig. Pero, ang gagawin natin ngayon ay, maghuhugas tayo gamit yung ating kamay. Okay? So, nasa sa inyo lang kung gusto nyong gumamit ng gloves o hindi. Okay? Pwede naman hindi, pwede naman, gumamit. Okay? So, let's get started! Okay, ito yung ating mga hugasan. Okay? So, yung dito banda ay nahugasan ko na. Okay? So, yung mga nandito ay kailangan natin hugasan. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano maghugas ng mga nandito. Okay? Kailangan na natin silang isa-isahin, natanggalan ng mga dumi. Ayan, katulad nito yung mga bote ng chocolate. Ayan, kasi mayroon pa siyang kailangan muna natin siyang linisan. Tanggalan muna natin siya ng konting mga nakadikit-dikit dyan, pagkain. Ayan, para mabawasan ng konti yung saka natin sabunan. So, mag-i-start tayo sa mga baso. Mas maganda pag naghugas tayo ng plato or baso, kailangan laging nauuna yung baso kasi yung mga plato kasi laging may mga mantika, laging may mga ang daming mga pagkain na nailagay. So, para hindi mag-ano yung ating yung baso kasi inuman lang siya ng tubig. Para hindi dumikit yung mga mantika-mantika dito sa ating sa ating pangsabon sa sponge dito. So, ganito lang ang natin. So, lagi natin unahin yung baso. Ayan. Dahil wala akong wala akong planggana, kailangan sabunan muna natin ito kasi dito ko siya ilalagay. Ayan. Ito, pati ito, hinuhugasan ko kasi hindi naman na siya magagamit pero kapag gusto nyo silang i-recycle, kailangan hugasan siya kasi ayaw nila kasi yung marumi na yung mga bote-bote. Kaya hinuhugasan ko siya kasama din sa mga hugasan ko. So, kung babalaw, okay lang kahit sama-sama na. Basta, nasabunan na siya. Okay lang yan siya. Kahit kung unahin natin bandawan, okay lang. Yan.
ito kasi kailangan, ano, kailangan mo siyang, patuluin muna saglit para, ano, mawala yung kanyang mga, ano, mga tubig dyan, no? Matuyo-tuyo ng konti bago natin, ilagay sa lagayan. Dito kasi dahil malamig yung panahon, meron naman kaming ano dito, meron kami dito hugasan ng plato na ano, washing machine. Ayan. Pero hindi ko na siya ginagamit dahil mahal ang kuryente. Alam mo naman, nagpilitin tayo. Siyempre, kailangan natin magpilit kung minsan, ano. So, ginagamit ko lang siya once a month. Pag nag-i-sterilize ako ng mga plato, baso, kutsara, ayan, ginagamit ko lang siya para doon. Pero, sanay naman tayo maghugas ng kamay. So, kamay-kamayin na lang natin muna para, ito pa, ano, makapitid naman tayo, ano. Lalo na kung wala tayong, ano, wala tayong pinagkakitaan na buwan-buwan, kailangan marunong tayo magpitid-pitid. Magpitid-pitid muna tayo, mga mamsi. Kaya, daan na lang natin sa hugas-hugas muna ng kamay, ano? So, ito yung, ano, kung napakita ko sa inyo kung paano maghugas ng plato na gamit ang kamay. So, ito naman, binabad ko kanina. Dahil matigas pa siya, nagluto ako. Nagprito ako dito. So, medyo matigas pa siya, binabaran ko lang siya ng sabon. Ngayon, pwede na siyang kukus-kusin pa unti-unti. Kapag mga prito-prito kasi mga katulad yung mga langgunisa, mga sausages, yan. Matagal siyang pritohan. Kaya kaminsan, meron ng mga, ano, meron ng mga matitigas na umaabot na sa medyo, ano, medyo nasusunugan na siya ng konti. Kahit mahina naman yung apoy. Pero ganito ang ano, ganito ang kanyang ano, itsura. Pero, hugasan natin yan. Yan, kukuskusin lang natin yan. Hugasan lang natin yan. Ganito. Kukuskusin lang natin yan. So, ayan siya. Ayan yung itsura niya, guys. So, kapag nasusunugan. So, ganyan siya. So, try natin bandawan. So, hindi naman nasunog yung ating, ano, ating niluto. Pero, kaya nga lang, pag matagal na ang, ano, matagal na yung kawali sa, ano, sa apoy. Ayan po, umiitim na siya paunti-unti. Ganon siya kapag ano. Ganon siya kapag mga prito-prito. Okay lang. Ayan. Ayan, nanggal na siya. So, tanguin na natin siya dyan. Mas maganda kung gumamit tayo ng ano, mainit na tubig. Ayan, pag nag ano. So, kahit hindi na natin kailangan ng ano, kahit hindi na natin kailangan ng washing machine, basta meron tayong mainit na tubig dito, okay lang. Ayan. Pero kung sa mga probinsya naman, dahil wala namang mainit na tubig, so okay lang yan. Ayan, okay lang basta hugasan lang natin ng mabuti yung ano. Yung ating mga plato. Ayan, mawala yung mga kanyang mga ano, mga mantika-mantika. So, dito naman tayo sa kalan. Ayan, kailangan natin punasan pagkatapos ng luto dahil sigurado maraming mga ano yan, maraming mga mantika na tumatalsik-talsik. Kailangan natin siyang ano, punasan. Punasan lang natin. So, marami tayong mga talsik-talsik dito ng pinaglutuan.
So, lagyan na natin ng, ano, pre-spray natin ng konti. So, ayan. So, ito yung gagamitin natin, ano, pang, ano, all-purpose naman siya, guys. Ayan, pang, ano, dito sa mga, pwede sa mga mamantika. Ayan. Yung mga pinagtalsik-talsikan. Ayan, pero hindi siya pwede dito sa, ano, sa ating lutuan dahil sa, ano, iba naman yung, ano, ginagamit nating product para dito. Okay. So, ginagamit ko yung product para dito ay ito, katulad nito. Ayan. Para lang talaga siya dyan. So, ito naman, pwedeng sa mga ganito, pwede natin pamula sa mga tumalsik-talsik dyan na, ano, na mga mantika. Ayan, sigurado kasi pag magkatabi talaga sa kalan, sigurado natatalsikan yung mga, ano, talsikan yung mga bagay-bagay na nandyan sa, ano, katulad nito. So, ayan. So, dito naman tayo sa langisa. So, pwede rin tayo dito mag, ano, spray katulad nito. At pagkatapos natin ho, ano, punasan, pwede rin na hindi siya banlawan, pwede rin na banlawan. Ayan. Nasa sa inyo kung gusto nyo. Pero ako, kasi dahil may mga bata, binabanlawan ko siya, guys. Ayan. Binabanlawan ko siya. So, dito na naman tayo sa kabila. Kasi, mga bata kasi, alam mo naman, mamaya-maya, hawak dito, hawak dito, doon, tapos, subo dito, subo doon. So, kailangan, ano, binabanlawan ko lang siya kasi ano, baka matikman nila yung lasa ng ano, yung aking mga pinapamulas. So ito, tapos na siyang ano, hugasan. Kailangan i-ano na lang natin. Lagay na lang natin sa cabinet. So, tapos na natin siyang hugasan. Nilagay ko lang dito para patuluin. Ayan, para malagay naman natin ulit yung susunod na pinaghugasan natin. So, ganito lang yung ginagawa ko, guys. Pinapatuloy ko lang siya dito. Papatuloyin lang natin siya dito. Ayan. Isang oras, dayo na yan siya dyan. Kahit hindi na natin, ano, kahit hindi na natin hugasan sa, dito sa washing. Hugasan na rin natin yung ating lababo kasi madalas natin ginagamit kaya marami din mga dumi-dumi na kailangan mo lagi siyang malinis. Ayan, kasi lahat nandito, dito natin nilalagay lahat, pati yung pagkain. Hindi lang yung hugasan siya, pero kailangan malinis din siya, tingnan. Ayan. Dito madalas ko din ito hinuhugasan kasi dito po pinapatulo yung mga plato na hugas na. Kaya madalas ko siyang
Hinuhugasan, kailangan malinis siya lagi. Yan. Pati ito, nandito din natin pinapatulo yung mga pinahugasan na kailangan malinis din ito. Kailangan natin laging sabunan. Babalawan natin. Mas kailangan na natin bandawan. Okay. Nagbabandaw na tayo. Ganoon rin dito. Babanlawan natin siya. So, ganito lang tayo guys, maghugas ng plato. Ayan. Pagkatapos niyan, ayan, kailangan lang natin tanggalin lahat ng mga nakalagay dito para hindi masikip yung ating ano, ating susunod na hugasan. Ayan. Alam mo naman tayo, di ba? Pag ano, mahilig tayo magluto, kailangan laging ano, laging malinis yung ating lababo, yung ating kitchen. Kasi umaga, hapon, tanghali, nandyan yung mga kailangan ipatong. So, kailangan sundin rin natin ang ano, sundin rin natin ang hugas. Ayan, ganito ang buhay ng ano, ganito ang buhay ng mga momshi na nasa bahay lang. Yung mga nasa bahay lang dyan. Kung wala kayong ginagawa. Ayan. Ganito lang. Gusto nyo magtumambay sa kusina. So, ganito lang ang gagawin natin. Ayan. Dito lang tayo tatambay. Kahit maghapon tayo tatambay dito. Ayan. Matagal tayo nakatambay dito sa kusina, kailangan ano, kailangan lagi tayong ano, lagi siguro lagi tayong magsuot ng ano, ng gloves, kasi syempre maya-maya tayo nagsasabon. Ayan. Maya-maya punas. Ayan, sama na natin lahat 'yan, hindi lang sa paghuhugas ng plato. Ayan, sama na natin yung mga ano, yung mga nandito sa ano, sa paligid ng ating hugasan. Umisa kasi pag naabutan tayo ng maraming tambak ng hugasan, kuminsan naging traffic na. So, para maiwasan natin yung ano, traffic sa lababo, kailangan
kailangan lagi tayong mag-ano. Lagi tayo nandito. Tapos lagi natin hugasan. Pagkatapos kain, hugas ng plato. Ayan, ganyan. Ganyan talaga tayo, di ba? Ayan. Medyo tuyo-tuyo na siya. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng spray natin ulit para mawala yung mga ano dyan, mga nandyan. Kahit na sabunan na natin, ayan, kailangan natin ulit i-spray natin ulit. Kahit hindi na natin panlawan, ayan, okay na yan siya. Okay now? And press the button? Huh? And press the button? No, don't press the button because we don't have a, we don't have washing inside, okay? We need more washing. No! How? Yeah. No, mommy. Oh, don't open. Don't open, mama. The water is, and stop. No. Use that when the water is more, okay? When the clothes is more. I need to. We don't have more clothes. I want to. Yeah. Thank you.
allowed water there. It's dirty. No. Later with the, what do you call this? What? Later when the clothes is more, okay? I need to. We don't have lots of clothes to put there. I need to. No. I'm gonna go for washing now. Washing yesterday. Okay, it's dirty. It's a, what do you call this? It's not allowed. No, we're not going washing. No, only how many you put there. Okay, later, not now. Later. Ah, not now. Not now. No. Okay, no, no, that's hot. Okay, don't play. Wet, okay, it's not how to. Thank you.
The red brush.